For when they shall say, peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. But ye brethren are not in darkness, that that day should overtake you as a thief. Ye are all the children of light, and the children of the days. We are not of the night, nor of darkness. Therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. For they that sleep in the night, and they that be drunken are drunken in the night. But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for an helmet the hope of salvation. For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with Him. Sabay-sabay. Wherefore, comfort yourselves together, and edify one another, even as also ye do. Ulitin ko lang po yung sabi kanina dun. Sa 5, we are all the children of light and the children of day. We are not of the night, nor of darkness. Let's pray. Lord, na salamat sa inyong mga salita again. Nag-aatala namin, tuloy namin. Mataga sa Tesalonica. Nakita namin, Panginoon, kung paano dealing ni Paul sa kanila. Mga kanatunan last week, Panginoon, ng end times. Tuloy namin ito, Lord. Ma-comfort kami sa inyong salita at mga pangako. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga kapo na po. Good evening po ulit sa lahat. Salamat po. Dito tayo lahat. Dito tayo lagi. Napatuloy. Okay. Kasi nga, nasayang yung mga wala dito, no? Anyway, last time, alam yung topic natin, alala niyo po ang title natin. Hindi nyo, tinitin na yung ating ano, Facebook, saka ano, YouTube. Ang title natin last week is Rapture, : The Second Coming of Christ. Ibig sabihin, nag-iisa yan. Isang araw lang yun, okay? Pwede mo sabihin magkaiba yon, eh pareho lang yun kasi rapture, capture together, caught up together. And then, second coming, kasi sinalubong tayo ng Panginoon, o di yung tawag doon, second coming na rin, okay? So yun yung mga nilinaw natin kasi nga dyan nagkakatalo. Napa-importante po yung timing, okay? And maraming doctrine ang kasama dyan at sinabi na sa atin, huwag tayong paloko. Ulit-ulit po sinabi yon. Ibig sabihin, maraming maluloko nung time na yun at siyempre nung katuluan na yan. Kaya inilinaw natin ha, ulitin ko kung may nakuha kayo last week. At least ito yung makuha nyo. Yung second cup, yung rapture, lahat ng nabubuhay nung time na yun na Kristiyano, mga mananampalataya, believer, mga saved, kukunin ni Jesus, paakyat. Siya naman, pababa. Actually, may sinabi naman doon, minsan sasabihin siya yung makuha sa atin, minsan ang sinasabi sa Bible, yung angel. Okay, pareho lang yun. Pag may inutusan ka, yun na rin yun. Amen. Tulad ni DM, pag nagsusundo kami, ako yung driver, pero siya yung nagsundo. Sino nagsundo sa'yo? Si Pastor Pondoy naman, si DM. Ano yun, magkasama kami. Walang magkakaiba yun. Amen. This time naman, title po nito is The Children of Light. The Children of Light. So, madalas sa atin narinig yan, kaso pinsan, inuloko ng mga ano eh. Kanina, kailan ba yung nakita ko? Nakita namin ni Stephen, yung isang mama pasakay sa truck sa taas. Alam mo yan? Alam niyo, anak araw. Ayun, puti ang buhok, pati kilay, puti. Alam ano eh, nagkulang sa melanin ba yan? Hindi ganun ang Children of Light, ha? Sa mga games naman, yun ang mga ano eh. May Children of Light, Children of Darkness. Kaya yung totoo niyan, yung mga ligtas. Amen? Kaya tutuloy pa natin yung discussion kasi isa yan sa sinabi sa atin. At again, maraming nagkakalituan dito. So, ilinawin natin. Kasi po, balik tayo sa mga pre-trib. Again, pre-trib, mali yan. Sabi nila ay before the tribulation ay rapture muna. Okay? Wala akong balistate ulit. Bago yung 7 years, rapture muna sila, tayo,
Okay? Lahat naman ng bayan. Then, kaka-tribulation sa mga Hudyo lang daw. So, pauso yun. Wala sa Bible yun. Sarili nilang kwento yun. So, sa Bible is tribulation period. Okay, hindi mo alam exactly sa magsisimula. Pero may alam mo. May mga hints. Kakaalaman na lang na nagsimula na pala talaga pag pinip. Yan nga, yung mga signs sa earthquake. Matinding earthquake. Pestilence. Gera muna. Yan ang mga mawala dyan eh. And then, yung Great Tribulation, mag-focus nga sa mga Kristiyano na yung mga pinapersecute talaga. And then, after the Great Tribulation, yun yung rapture. Okay? And then, wrath of God na. Sabihin, papatasan na yung mga matitira dito. Kaya last week, balikan natin ng konti kasi yun ang muna natin eh. Kaya lang, sasabi dyan, caught up together, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. So yung panahon na yon ay magkakasama na tayo kasama ang Panginoon. Starting nun. Okay? Kaya isa sa mga tawag din sa rapture ay first resurrection of the believers. Okay? So si Jesus yung unang na-resurrect. Alam niyo na, resurrection day. Tatapos lang yan ang last. Kailan ba yung last ano? April 9 ba yan? Hindi. April 8, yung last resurrection celebration natin. So, yun yung panahon na yun. Yung unang resurrection ni Jesus, yung first fruit. Pero tayo dito sa rapture. Okay? Pero pansinin natin, sabi dito sa last week din, no? Wherefore, comfort one another with these words. Now, medyo tinalakay natin ito yung last time, pero sabi ko nga, balikan natin. Masabi dyan, itong mga bagay na to, darating at darating yan, pero sabi dyan, i-comfort mo isa't isa, kasi nga, eh kahit talagang darating yan, ang Panginoon naman ang bahala sa atin. Okay, ililigtas siya tayo. Nga, yung rapture. Yung rapture, papasok yung matindi na yung tribulation, pinapatay na yung mga Kristiyano. Eh, saglit na lang yan. Okay, ngayon, si Joshua daw, sabi ni Daddy, natakot na daw. Huwag naman mag-aral, huwag naman ganun. Kaya nga hindi pinaalam sa atin yan. Gawin mo lang lahat ng kaya mong gawin sa kayan. Okay, Joshua? Matakot ha. Lalo pag ligtas ka. No? Ngayon, kung ligtas ka na ako kasi bata pa ako, ganun talaga eh. Darating at darating yan. Kaya nga mag-ipura tayo ng reward sa langit. Amen? Hindi tayo insecure. Kahit anong mangyari ay mangyari. Ayan. So ito again yung proof natin no, na iisa yung Day of the Lord and yung sinasabi last so this four and then term dito ulit. The coming of the Lord. Yan o. The coming of the Lord. So yung tinasabing coming of the Lord, obviously second coming yan kasi nga first coming niya yung alam nga yung sa manger. Okay. So pagdating na ulit second coming, tama? Ayan, yan o. Coming of the Lord. So ang inihintay natin, sinong mauna? Antichrist o Jesus? Antichrist. Sabi ng pre-trib si Jesus daw. Sabi ng Bible, Antichrist. Eh, nakabangon niya Antichrist. Eh, hindi para sambahin. Para iwasan. Yan ang kalaban eh. Yan ang maluloko eh. So, talagang inaabangan natin siya pero hindi inaabangan para sambahin. Inaabangan natin yung mga action niya para alam natin yung gagawin natin. Okay? So, anyway, hindi kasi, siyempre, hindi yung ganun kompleto dito sa Thessalonians. Pero ang pinaka-kompleto dito ngayong pagdating at rapture. Ngayon, balik tayo sa 5. Kaya sabi dito, but of the times and the seasons, brethren, ye have not no need that I write unto you for yourselves, know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. So, pinasok niya kanina, coming of the Lord. Ito naman, day of the Lord. Ibig sabihin, isang event yon. Okay? Binibigyan niya lang ng ibang tawag. Ba't ganun tayo minsan? Kunwari, kahit sa yan, sentence construction or paragraph, di ba? Hindi na, ang magandang ano niya, kunwari, sino ba? Kunwari, si Rai-Rai. Ang pinag-usapan natin si Rai-Rai. Okay, sabihin ko muna, kilala niyo ba si Desiree? Siya ay ganyan, taga-ganun at ano, taga-Lagundi, ganyan. At siya naman ay, hindi ko na ulitin Desiree. Anong may pronouns, di ba? Antecedent na tawag sa unang binanggit yung pangalan niya. Siya rin ay tinatawag na Rai-Rai at siya naman. So, tuloy-tuloy yun ang pinag-uusapan natin siya pa rin. Okay? So, makukuha niyo yun sa
kung paano yung flow ng ganun din po dito. Sabi kanina coming of the Lord yung pinag-uusapan, ngayon naman tinawag namang Day of the Lord, walang problema kasi nga yung coming of the Lord ay dinescribe even sa Old Testament, diba? Day of the Lord ay talagang matindi yun. Parusa kasi yun sa mga hindi mananampalataya sa mayabang. No, ngayon, yung mga ligtas, magandang balita sa atin yun. Rapture yun. Okay. Dahan yun, ha? Ngayon, natakal na natin ng saglit to last time, no? For when they shall say, so kasama pala nung binabanggit natin kanina, bago mag-rapture, may mga magsasabi ng peace and safety, uy, wala nang problema. Kasi nga, maghahari niya yung mga globalist na, papaasahin ka lang, oh, wala tayong magiging problema kasi ako nang hari. Hindi na sabihin ganun, pero gagawin niya, magiging mayaman yung buong mundo, ganyan-ganyan. Pero, hindi natin alam, may binabalak na pala siya, nagpapalakas siya. Kaya nga po ngayon, ang dami ngayon nag-oppose dyan sa mga globalist. Kasi nga, by the time na sila ay sobra na yung kapangyarihan nila, madali nang nilalatag na yung ano yung para sa Antichrist government. Naintindihan nyo ba yun? Sabi ko pala sa inyo, mapanoorin natin yung ano. No? Pag may time tayo, yung documentary dyan. Marami yan eh. Yung iba doon tama, iba mali. Pero mapanoorin natin, tama. Okay, so yan. Nasabihin nila, ang maganda example dito, parang yung sa bakuna na naman, di ba? Sabihin nila, uy, parang sila nagde-declare eh. Parang di na nga, di talaga totoo eh. Kasi sila nagsasabi, oh, kakalat to ha, this month, paano mo nasabi? Mawawala to pag may election ha. Hindi na sinabi yun, pero yung observe natin, kaya yung mga tao talagang wala to. Yung mga nagsasabi na kesyo, mag-ingat kayo, magpabakuna kayo, sila yung kandidato, wala naman. Hindi naman nila pinagbawalan, okay? So ganun po yan, it's all about control. Kaya yeah, later, pag sila na yung in control, pag sinabi nilang, uy, mapayapa na, iba maniniwala, pero tayo hindi. Kasi alam natin, pag sila ang in control, tapos tayo. Kasi tayo ay hindi nakikiayon sa mga yan. Karamihan ng mga philosophy niyan, kaya nga yung mga bakla ngayon, di ba, pinasaksak nila sa baga natin, no? Di ba? Ang kaya nila. Pero yung marami pa rin, kahit believers, hindi buy-in dyan. Pero, lalo pag sila na yung may control, magagawa nila yun na mas malawak. Okay? Kaya sabi dyan, pag may nagsabi, pag sinabi nila, kapayapaan, safety, then sudden destruction come upon them. Kaya sabi dyan, upon them, ha? Kasi nga, darating ang Panginoon, yung mga mananampalataya ay naligtas na, na-rapture na, sila ngayon yung papatasahan. As the fate upon a woman with child, and they shall not escape. Okay? Nakita ko tuloy yung mga kasi na may mga gumagawa ng bunker, talagang takot na sila dyan eh. Alam din nila yan eh. Alam nyo ba sa US, maraming gumagawa ng mga bunker. Alam nyo yung bunker? Nag-stall sila ng pagkain sa ilalim. Kasi pag mayama ko, wala magawa, tapos takot ka. Ginawa nila, talagang naghahanda na sila ng nuclear fallout na tinatawag nga. Nuclear war. So, tawa kayo pa. Tatagos nga yung ano dun eh. Eh, meron din yung mga, syempre, yung hangin nun sa magagaling sa taas. So, meron silang facility na sa taas. Eh, paano pag sumabog din yun? Hindi patay ka rin. Yeah, anyway. Okay, pansinin nyo yan. Sabi ito na last time, sabi ko yung they, mga third party, ito yung mga pinag-uusapan nila. Ito yung mga hindi mananampalataya. Pero sabi dyan, but ye, kayo, kausap ko, kayo ay hindi in the... Anong kinalaman nun? So sinasabi niya ngayon, iniisa-isa ng Panginoon through Paul sa atin kung ano yung mangyayari. By the way, lahat po ito sinabi na ng Panginoon, then inuulit lang ni Paul sa Thessalonica. Okay? And then tayo rin matututo. Eh sabi diyan, kayo mga mananampalataya, mga kapatid, wala kayo sa darkness. Ano ibig sabihin niya yun? No? Ibig sabihin po ng darkness, ibig sabihin parang wala kang makita, di ba? Hindi mo alam yung nangyayari sa'yo. Nangyayari na nga, hindi mo pa alam. So parang yan, balik na tayo sa bakuna na naman. Mag-asawa na ba kayo? Hindi, yan talaga yan eh. Dry run yan eh. Hindi mo ina-warning yan ng iba, galit pa. Paano mo nasabing walang ganun? Ikaw ba, sinusundan mo ba yung data? Pag binagyan mo na ng ganyan, sabihin, ikaw, conspiracy theory.
Ito na nga yung data eh, nasa panig namin yung data, paano yan? May mga taong ganun, kahit mga Kristiyano rin, pag sinabing nasa darkness, hindi alam yung nangyayari. Hindi makita. Ay, mayroong ano, may Antichrist, darating yun. Wala naman eh, parang wala naman eh. Parang yung kausap ko last time, ganun eh. Sabi ko, nagkukuntsabahan yung mga mayayaman na yan para tayo alipin eh, kasi wala kang pakialam sa atin yan eh. Sabi ko kasi kahit mga Amerikano, China, kukuntsabahan yan eh. Ay, hindi, magkalaban niya. So, magkalaban niya sa balita. Kahit niya sinarasya, kahit na magkakampiyan, in a way, ha, tayo yung kalaban nila. Habang buhay tayo maalipin. Ano mo nasabi yun? Pairali mo kasi yung ano mo, logic din. Amen? Si Marcos tsaka si Aquino, magkalaban yan. In a way, pero in a way, tayo lagi ang talo kahit sinong manalo sa kanila. So kaya ito ha, kaya punta dito, kaya hinati ko po ito. Medyo malawak, mahabang usapin pa ito. Okay, so anong sabihin natin darkness? Kayo dapat, hindi kayo bulag. Hindi kayo, hindi nakakita. Malayo pa alam yun na, sinabi na sa Bible yun eh. Parang pinag-usapan na sinong kausap ko nun. Daddy yata, tsaka Stephen. Sabi, paano kakaroon ng world currency? Ayun, paano nasabing gano'n? Wala naman sa Bible yun eh. Eh sinabi nun, pag kinuntol Antichrist, hindi ka na makakabili, hindi ka makakabili. Paano niya gagawin yun? Sige nga, walang ibang paraan kung hindi kontrolado niya dapat yung ating pera. Ganon din yung one world religion. Kasi later, may papasambahin eh. So, hindi ka naman sasamba doon kung yung current state natin na may iba-iba tayong Diyos, may Muslim, may Hudyo, may Kristiyano. Paano mapapasambayin sa isang Diyos? Hindi mangyayari yun. So, in conclusion, obviously, magkakaroon nga ng one world religion din. Handaan nyo po yan. Kaya nga, doon ako na ano, ba't yung mga pastor dati against sa bakuna? Nung hindi na makakapag-SM, okay na yan, sige. Sige, go! Tapos nung sinawarningan mo na, ikaw na yung kalaban. Salit na pag-usapan. At least, pag-usapan. Parang doktrina din, ha, na pag-usapan. Pag hindi komportable, huwag pag-usapan. Paano yan? Kaya ngayon, ganito yon. Maghahati na tayo ngayon dyan. Even mga Kristiyano, hati na. Okay? So, obviously, hindi magandang bagay. Pero sabi dito, kayo ay anak, kaya pala yun, no? Wala kayo kasada kadiliman upang ang yung araw na yon ay maunahan kayo kagaya ng magnanakaw. So, unahan pa tayo magnanakaw? Saan tayo naunahan ng magnanakaw? May pag-unahan ba yung magnanakaw? Oo, oh, yun ang overtake. Ibig sabihin, saan, ano bang inoobyente ka ng magnanakaw? Paano? Paano ba sila nakapagnakaw? Ha? Nauna, saan ka naunahan? Yan ang tanong ko. Sa? Sa? Magiging alert, malapit na. Imagine yung kanina pinag-usapan natin. Ano yung pinag-usapan natin kanina? Sabi ko lang kanina-kanina lang. Saan kanya inuuna? Sino magnanakaw dito? Ano nga, inanakawan na ba kayo? O... Naalala ko yung, ano yun, kailan lang yung, hindi kailan lang, last year pa tayo, last year. Pinakiramdaman lang yung time mo, tapos pagka, ano, saka na siya mag... Saan kanya naunahan? Pag nanakawan ka niya? Sa? Ano bang bagay? Ano nga, paano kanya mananakawan? Naunahan ka saan? Sa? Isip? Lapit na. Sinubaybayan kasi yung bawat galaw mo. Oo, so saan ka naunahan? Malapit na. Sa galaw. Sa galaw, sa plano, sa panluloko. Yun ang gusto kong sabihin. Ganun ba yung sabi-sabi dito? Maluloko tayo yung mga yan kasi unahan tayo yan pag tayo, para tayong bulag na hindi natin ang gagawin. May ano ba? May ganyan ba? May second coming ba? Hindi mo alam, Kristiyano ka. Eh yun nga kasi either hindi nakikinig, tama rin yun. Pero minsan kahit mga pastor nga, mali na rin tinuturo. Eh talagang makaunahan kayo nun. So again, hindi sinasabi dito ng ano, parang Calvinist na lahat ng Kristiyano anak ng ilaw. Tama rin yung kaso nga,
Mamaya, exhort pa tayong maghanda. Kaya ganito po yan, ha? Kung ikaw ngayon, bulag-bulag ka ngayon, kung ngayon, nahuhuli ka sa information, sa knowledge, wisdom, huwag ka nang pahuli. Gumawa ka ng paraan para ma-indano ka, sabi nga nila. Okay? Kaya sabi dyan, huwag kayo sa darkness. Hindi kayo sa darkness. Kasi anak nga kayo ng Diyos. Pag anak ka ng Diyos, children of light. Ito na nga. Ye are all the children of light. Anong sabihin nun? Ibig sabihin, may manakikita tayo, hindi nakikita ng iba. Informed na tayo. Iligtas ka na nga. Mayroong Holy Spirit. Ngayon, pag tinamad ka, hindi mo yung finid, ano mangyayari? Medyo parang ganun ka rin. Parang bulag ka rin. Parang ganun. Kahit sa anong bagay, nauna ka na. Kunwari, nag-aral ka. Di advance ka na ngayon. Tapos pinabayaan mo. Ano mangyayari sa'yo? Mahuli ka rin. Ganun din. Kunwari, active ka na sa church. Ang dami nang alam. Masaya yung buhay mo. Nagpabaya ka. Medyo mawawala yung advantage mo na ganun. Okay? Ngayon dito, lalo dito kasi sabi kasi pag ino-observe ako yung mga talino naman tumoto, ba't din nila intindihan yun? Diba? Kasi nga, hindi nila, yung mga ligtas ha, hindi nila, hindi sila nagpatuloy sa katotohanan. And, ang comparison naman ng ligtas ay hindi ligtas, ay talagang hindi ligtas, walang Holy Spirit, so hindi nila maintindihan. So, balik lang tayo dito, you are the children of light and the children of the day. Ano pinagkapareho ng light at saka day? Pareho? Dito nga kayo. Dito kayo. Maliwanag, tama. Light, maliwanag, liwanag, day, maliwanag lalo. Hindi lang basta ganito pag araw, di ba? Liwanag, init pa. So, kinontas niya pa, we are not of the night or darkness. Kasi nga, hindi tayo tutulog-tulog, hindi tayo parang bulag, pinapakita mo na, oh, nakita mo na yan. Paano mangyayari yan? Ba't ka magsusunod-sunod sa mga ganyan? Eh, nakita nyo na yung mga globalist. Di ba? Naintindihan yung globalist na tinatawag ko. Ibig sabihin, gusto nila lahat controlin from above. Wala silang pakialam kung China ka, kung Taiwan ka, kung ano ka. Gumagawa sila ng paraan para kahit ano ka pa, makontrol ka nila. Kasi kahit saan po, mas malaking control, mas malaki kita. Ganyan lagi yan. Hindi nyo pa nakita. Ganyan, in a way, hindi masama yun. Pero pag sobrang global na, sobra na yon. Okay? So ngayon, pag nakikita na natin ano na sila, kaya especially sa panahon natin ngayon, kitang-kita na yan, katulad nga ng mga bakla, di ba? Alam natin kadiri yan. Pero ba't ang dami tumatanggap dyan? Eh kasi nga, inu-influence na nila from the media, di ba? Ay, okay lang sila kahit hindi. Kahit sabi ng Bible, hindi. Ang dami tumatanggap kasi naloko na. So dapat daw hindi tayo ganun. Tingnan natin sa Bible, ano ba sinasabi ng Bible dyan? Di ba? Ano bang sinasabi ng konsensya natin dyan? Ano ba yung totoo? So, ganun tayo ng mata natin. Sabi ni kay Jesus, di ba? He is the light of the world. So, ngayon siya yung nag-iilaw. Kahit yung iba, hindi makita ng iba. Pag ang Diyos ang kumilo sa'yo, kita mo agad yun, tagus-tagus yun. Naiintindihan mo, ibig sabihin nun, ha? Hindi lang sa mata mo, naiintindihan mo ano yung purpose nila. Di ba? Kasi, ikaw ay nagliliwanag ang Panginoon sa'yo. Sa iyong pangunawa din. Ngayon, another illustration niya sa night, sleep. Tama naman, di ba? So, huwag daw tayong ganun. Huwag kang tutulog-tulog. Amen? Lalo pag service. Kaya ginugulat kayo pag ganun. Nandito na tayo. Binibigay instruction. Supposedly, dito ka matututo. Tatalino. Magiging handa. Pwede ka magtanong. Kung may tanong ka at least. Maging aware para sa mga bata. At least aware kayo. Iba naman sobrang bata pa at least. Alam niyo may church. Maganda yung music. Maganda yung preaching. So, lahat tayo na-instructed, huwag tayo tutulog-tulog. Ngayon, may mga church na parang may services din, pero actually tulog. Pag andyan na, kaya nga pag dumating yung pagsubok, okay, hindi lang pagsubok sa pera ganyan, kasi madali lang yan. Eh. Ano yung pagsubok talaga ng mga Kristiyano? Di ba ganito, mga panluloko. Matinding panluloko yun, supposedly nakita na nila, alam nila yung Bible. Ah, okay lang yan. Sa Bible, mayroon ding ano eh. Ano yan? Quarantine eh. Yung pag ginamit. Una sa Bible, kina-quarantine, mga may sakit. Sa atin, taon, pumayag tayo. Anyway, so huwag daw tayong tutulog-tulog, kagaya ng iba. So, ibig sabihin nito, merong ganun. Kaya huwag tayong gagaya pag sinabi, ay, sa kanila, okay lang yun eh. Ay, okay lang pala yun eh. Sila nga, ganun eh. Ha? Hindi, may pagkakaiba yung nakakaintindi at hindi. Okay?
Kaya ano daw dapat natin gawin? But let us watch and be sober. Ulitin natin, watch ha. Ibig sabihin, hindi yung manood ng TV. Sabihin yan, nagmamatsyag ka, tinitingnan, bakit kaya ganun, bakit ganun? At least pag-usapan yun yan, nakakalungkot yung iba, hindi na pinag-usapan, okay na yan. Sinangkala na lang ang Diyos. Mapabakuna ako, sabi nila, maaari daw akong, mamatay eh. Eh, pag-pray na lang natin na ano, na hindi tayo mamatay. Kung may choice ka naman na yung hindi magpabakuna, di ba? Yun nga, kawawa talaga, mapinilit daw. Pero yun nga, kung alam yung katapatan mo, pambira. Kawawa. Anyway, and be sober. Ano yung be sober? Nabaligtaran po ng lasing yan, di ba? So, sino nalasing na dito? Yan, taas yung kamay niya. Kaya ako po, naranasan ko yan eh. Hindi ka pinagmamalaki, ha? Ang pangit ng feeling ng gano'n. Ata kang, yun nga, nahihilo ka. Sobrang hilo mo. Minsan, nagusto ka pa. Biruin mo, ginawa mo sa sarili mo yun. So, hilo-hilo ka. Suray-suray, pati paningin mo, pati utak mo. And parang may bumubuo ng demonyo, di naman. Pero parang ano, malabo yung ano, takbo ng utak mo pag ganyan. Huwag daw tayong ganyan spiritually. Amen? So, paano tayo magiging sober? Ano bang ginagawa ng ano? Ano yung mga sober? Nagmamatsyag ang mga trabaho ng ganyan. Siyempre, mga sundalo, security guard, ganyan, di ba? Kasi mga security guard ganyan, ano rin. Depende, iba na, puro kape, okay lang yung kape. Pero yun nga, handa ka dapat. Diba, malakas ka, handa ka. Para ikaw, alam mo, may nakita ka lang ka, duda-duda, doon alam mo na ang gagawin mo. Amen? Another follow-up doon, sabi, for they that sleep in the night. Kasi silang mga natutulog sa gabi. Ano masama doon? Wala. Kung ano lang dito. Kung yung talagang tulog. Pero obviously, yung pinag-usapan natin dito yung mga tutulog-tulog nga sa pansitan. Sabi nila, ako hanggang ngayon, hindi ko maintindihan bakit pansitan ng ano eh. Reference sila eh. Ewan ko, yung mga matanda, alam nyo ba? Tulugan ba talaga yung pansitan dahil? Hindi ko alam. Pero, pag sinabi tutulog-tulog, hindi yun nga, hindi naka-ready. Di ba? So silang nagtutulog-tulog-tulog yan sa gabi. So dapat hindi tayo ganun. Laging handa, inaaral, yung dapat ang aralin, nakikita yung dapat nakikita. Ngayon yung iba na sobrahan naman po, no? So ingatan din natin yun. Yung iba daw ay pati yung 5G ay ganun-ganun. Pati yun, i-research ko. Kala ko, totoo eh. Susunod din. In a way, totoo naman talaga yung kaso. Pwede rin eh. Pwede nilang gamitin yung 5G pag mabilis na yan. Di natatrack ng tayo lahat. Pero iba, ang kwento, maluluto daw yung utak mo, wag ka daw lalapit pag nagpabakuna ka. Nag-halo-halo na yung conspiracy, wag naman ganun. Okay? Magiging flat earth na yan. So, anyway, ulitin ko ha, tayo huwag tayong tutulog-tulog. Ganyan yung pastor, anong pwede kong gawin eh? Kaso, hindi ko maintindihan yung pinag-iasabi mo eh. At least, nag-uusap-usap tayo, amen, umatin ka yung dalong matunan na kukuha mo. Ang gusto nila ngayon, yung ginagawa ng media, napansin nyo ba yung ibang tao hindi na lumalabas ang bahay? Napansin nyo ba yun? Yun, gusto, madaling kontrolin yung mga taong ganun. Information mo, andito lang. Madaling kontrolin po, lalo yung dati yung TV. Ngayon, internet, kahit pa paano yung internet ngayon, open pa yan. Pero gusto na rin nilang, ano niya, kontrolin yan. Sa China, ginawa nila yun. So, China, kung alam nyo nangyari doon. Kinokontrol nila yung lalabas dyan, kasi nga, lahat yan, may IPN eh. May great firewall po yung China eh. So, yung mga pinapalabas dito, hindi nila basta-basta mapanood doon. Tayo, kahit na paano, malaya pa. So, pero still, dapat yung utak mo unang dapat bukas at nag-iisip. May, para mapansin mo yung pattern. Kung ginawa nila yan, okay? Bakuna lang nasa isip ko eh. Sila yung naggumawa ng bakuna, sila yung nagsabing delikado yon, sila yung nagsabi ng paano madedetect yan, sila rin yung nagprovide ng gamot. Wala kang nakitang pattern doon. Sila na lahat eh. So pina... ganoon pala. O sige, yan na. Toko. So ganoon din yung mga nakakita na ba kayo ng lasing. Sinong takot sa lasing? Sabi nila, yung takot daw sa lasing. Pero actually, kung marunong ka, isang pitik mo lang dyan. Na yan eh. Huwag lang may baril. Pero kahit may baril siguro, yung tatama yun eh.
So wag tayo, again ha, spiritual pinag-usapan natin. So wag daw tayong ganun bilang mga Kristiyano, walang alam, hindi nagmamatsyag. Andiyan na yung problema darating, nabubuo na yung plano ng Antichrist, ikaw, sige-sige ka lang, puro pansarili lang iniisip mo. Ayan, so tayo mga sa araw, sabi diyan, but let us who are of the day be sober, inulit lang. Pero binigyan ng ibang ano, sabi dito, putting on the breastplate of faith and love. Alam niyo ba na pansin ko dyan sa akin? Baka na rin naman eh. Yung iba, kaya pag sinabi lang, okay lang yan. Mayroon mo, kung mamatay, mamatay. Tama? O, nasan sa kanila to, una, wala silang pananampalataya, wala silang pag-ibig eh. Yun lang yun eh. Pag ikaw, ba't ka nagtatanong? Ba't ka nagmamatsyag? Bakit ka nag-iisip? Bakit ka nag-warning? Eh, yun mo, walang kawawang bata eh. Walang kalaban-laban, nagpatulot. Patay. Tapos sasabihin nung ano, ay, namatay, ba't kaya? Wala nang pakialam sa iyo yan eh. Oh, di nang kawawa. Sino ngayon ang wala. Ganun po yan. Kaya ito, nakita nyo ba yung ano niya, yung drive niya? Kung ikaw ay nagmamatsyag, kung ikaw ay may concern, dapat ano, ba't breastplate? Kasi po yung breastplate, parang yan yung panlaban mo eh, pangsalag mo. So, kahit po sa anong society, naalala ko yung sa Germany kasi may mga panahon talagang ano sila dyan, lumayo sila sa Diyos. Samantalang Germany, kahit pa paano, mga Christian nation yan. Yan nga si Luther eh. So, compromiser din. Pero still, mayroong ano yan. Kaya nga sa Germany ngayon, parang ano daw, ang first day nila, ano eh. Hindi, ano pala yun? Monday pala. Ano. Anyway, may impluensya ng Christianity. Pero pag inalisa nila yan, ano mangyayari? Mapupunta sila kabaliktaran, hindi sila magiging maganda yung society nila. Ganun po yan. Kaya tayo, the fact or as long as nagre-remain sa atin yan, may pag-ibig tayo sa Panginoon, may pag-ibig tayo sa bawat isa, mahihirapan po yung kalaban. Tandaan niyo po yan. And for an helmet, the hope of salvation. Yun, kaya nga ako, minsan may mga nag-ano rin, iba puro aktivista naman. Ako isipin ko, gagawin ba natin yan? Punta tayo sa Senado. Ako, isip ko lang, yung ginagawa natin, yun na yung the best na pwede natin gawin. Amen? Pag naligtas yung mga tao, mas maraming tao maligtas sa palagay mo, may hirapan yan. Kahit yung mga nagusulo ng mga bakla, tanggapin natin bakla. Pag naligtas yan, bukas ang isip niyan eh. Ay, mali yun ah, sabi sa Bible. Kaya hindi natin kailangan mag-ano dun eh. Kung anong mangyari, well, siguro yun ang deserve ng bansa natin. Ganun lang ako eh. Pero gawin natin yung dapat natin gawin. Okay? Una, faith, love, then tayong maligtas, ibig sabihin, kailangan mo natin isuot yun. Ando na yun eh. Ibig sabihin lang, tandaan mo, naligtas ka. And then, sa ibang tao, maligtas din sila. May panlaban tayo. Amen? Ngailang minutes na po ako? Ha? 30 pa lang. Sige, wala ba pa? Who died for us? So, binalik niya ang Panginoon. So, hindi nawawala, di ba? Kasi nga, ganun po ang buhay natin. Tayo mga Kristiyano, hindi lang po yan affiliation na Kristiyano ka. Eh, basta Kristiyano ako. Sa lahat ng ginagawa natin, nandun lagi yung isip natin, si Jesus. Di ba? Kaya binabanggit natin second coming. Sinong beda doon? Yung pananampata, sino? Sino nagsabi? Sino nag-appoint? Ang Panginoon. So ngayon, pag kinakabahan ka, Joshua, kinakabahan ka, naku, baka mamatay ako yan. Diyos pala nag-appoint niyan eh. Pero hindi sa rat. Sabi, nalagpasan ko na tayo na. For God hath not appointed us to rat. So sinasabi ng Panginoon, yes, may tribulation, pero iba yung rat. Pareho ba yung tribulation tsaka yung rat? Una sa spelling, hindi. Pero yung mga pre-trib nga, sinabi nila isa lang daw yun. Kasi nga, galit ang Diyos eh. Kaso may pagkakaiba yung tribulation, ang nag-suffer ng buong mundo. Okay, natapos natin yung revelation, di ba? Kasi, wala, nag-gera. Sino mag-suffer nun? Pwede bang Kristiyano lang? Hindi, lahat ng tao yun. Pag nation to nation yung nagsakupan. Later, yung great tribulation, yun, mag-focus sa Kristiyano. Kasi nga, may power na yung Antichrist. Sino titirayan niya? Mga Kristiyano na. Yun ang magkakaiba nun. So, tribulation, then great tribulation. Then yung rat, wala na. Rapture na nga tayo eh. O sinong paparusahan? Yung mga natira. Kaya sinabi dito, God hath not appointed us to wrath. Yung mga Kristiyano, hindi naman bubuhos ng Diyos sa'yo, lalo yung mga napag-aralan sa Revelation. Ano yung pinakaayaw nyo doon? Nakakatakot doon. Ha?
Yung locust, di ba? Yung lagi kasi nga may para scorpion daw eh. Eh, ayaw mong mamatay. Ah, gusto mo nang mamatay, ayaw pong mamatay. Kaya parang ano siya, torture. Sino nakagat ng scorpion? Parang putakti lang din yun eh. Pero mas, ewan kung mas matindi. So, hindi pa ako nakagat, salamat naman. Pero nakagat na ako putakti. Talagang parang ano nga, umaabot sa utak mo. Parang mapaparalyze. Kapag marami yun, parang pag gano'n na. Tapos, sige, labanan natin yan, di ba? Kaya mo patayin daw yon. Hindi mo mapatay, parang bakal eh. Tapos kung saan-saan daw pumapasok na ako, pambira. Salamat sa Panginoon, hindi tayo doon, hindi natin yun mararanasan, amen? Pero yung tribulation, mararanasan natin yun, kung abuti natin yun. Kaya again, ang center ng ating pananampalataya, ang Panginoon naman ang bahala sa atin dyan, siya yung magliligtas, amen? Both sa kaluluwa natin, and of course, sa rapture, okay? Who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with you. Yun na yun, so, kaya hindi ka matatakot, Joshua, eh. Di ba? Matay tayo, di patay. Ligtas naman tayo, langit naman. Iba, magawala ka ng tabaho. O di salamat. Hindi, mahirap din yung kaso. Langit ka pa rin. Kaya nga, dinaano ko doon sa sabi ni Daddy, tsaka ito sina Edgy. Nasa alala ka, hindi ka na maugutom. Diba? Yun lang, panay ganun makakainin mo sakali. Eh, hindi ka magutom. Kasi nasasayang lang po yung ano natin dun eh. Yung, ano ba yan, lamang lupa? Ube, gabi. Sakali, ganun mangyayari, magmumundok tayo. Amen? Pero iba sa atin, gusto winning. Amen? May mga ano pa tayo. Ganda yun. Makakita na ba kayo ng ano? Ano tawag doon? Ano tawag doon sa ano, guerrilla warfare? Ah, panood nyo mga ganun. Rebels. Diba? Evil Empire. Exciting yun. Amen? Star Wars. Star, ano yun? Yan, so tapusin natin. Wherefore, comfort yourselves together and edify one another, even as also we do. So, tapos yan din ha. So, nagsabihin nun. So, tayo-tayo daw, mag-comfort tayo. Ibig sabihin, magpalakasan. Yan, ibig sabihin yan. Comfort, magpalakasan. Edify. Ano yung edify? Palakasin, ganun din. Nakikita kayo medyo mahina dito. Tutulog-tulog. Hindi mo aaten. Mahina-hina. Anong gagawin nyo? Hayaan nyo na lang. Yung kapatid yan, iyano mo, tulungan mo, amen? Ganon. So, lagi yan. Lagi po yan. Talagang hinang-hina. Anong gawin? Masakit na nga ako, pastor. Wala pa akong pampagamot. Wala pa akong kakainin. Pwede bang gamitin to na comfort sa kanya? Ayun sabi, di ba? Huwag mo nang pabaya kami. Tulungan mo, tulungan mo. Pero wala na talaga. Ako na, stage 4. Mga ganun ba? Anong gagawin mo doon? Ligtas ka na ba? Oo po. Sige. Ito na yung pag-usapan nyo, bud. Sa langit, wala nang ganyan. Ayan. May iba naman, namatay ang ano man yan. Pwede natin comfort yung sarili natin. Okay? And then, next week na to eh. Mga practical advice na lang po to. So, in conclusion po dito, children of light, ibig sabihin, tayo ay laging nakakakita, naintindihan natin data ng makita. Overview. So, lahat siya makukuha natin sa Bible. Ngayon, may mga ibang resources. Tulad yung mga matanda, may mga matutulong sila sa atin. Ha? Experiences nila, sa Bible. Ngayon, information ngayon, sobra-sobra na nga. Yun ang problema sa panahon natin ngayon. Ikaw na yung mamimili. Ayaw mo nang makinig. Kasi, puro kalokohan niya sa YouTube. Mga ganun. Hindi lahat. Men, parang ano yan, parang ikaw, nag-uusap tayo dito, lahat ba nasabihan ng kalokohan? May tama, may mali, alamin natin yung tama. Bakit light? In light of the Bible, tingnan mo sa Bible, ano ba mangyayari? Ganun dapat lagi ang attitude natin. Pag sinabi sa Bible, yung panghawakan mo na yun, pwede mong panghawakan. At dapat mong panghawakan. Pag sinabing ganun, ganun yun. Men? Okay, sige po, tapusin ko na dyan, sakit ng ulo ko, hindi ko alam bakit. Naawa na rin ako kay Ezzy. Parang ikaw, meron ka na rin.
Hawaan mo nga ako para hindi ako pumasok bukas. Sige, let's pray. Lord, salamat sa aming mga nabasa pag pinag-aralan, Panginoon. Malapit na naman tayo sa First Thessalonians. Pero malinaw dito at least, Panginoon, yung mga aral. Dapat kami magtiwala sa inyo sa lahat ng bagay. Even, Panginoon, sa pinipredict na nga po na mangyayari. Then times, Panginoon, na talagang bubuhos ang inyong galit. Bago yun, may exciting time para sa amin kung paano kami gagamitin niyo, Panginoon. Mahirap, pero still exciting, Panginoon, dahil kasama namin kayo. Nawa kami ma-realize namin we're the children of light and children of the day. May po'y nakakita, maliwanag sa tulong niyo, Panginoon, sa mong salita. Malalaman namin dapat namin gawin at event, Panginoon, na parang may nagka-cloud sa amin, may nagpapalabo, Panginoon, ang paningin, spiritual. Kaya nga po dahil ma-realize namin kami po'y anak niyo. At therefore, makikita namin dapat namin makita, maging maliwanag sa inyong salita, Panginoon, dahil ito po yung i-describe yung sa event sa mga ganitong klaseng bagay, Panginoon, very future, Panginoon, na again nagiging dark dahil sa gagawan, Panginoon, ng kalaban, but even in this situation, Panginoon, pwede maging malinaw to Lord, ma-realize namin kami children of the light, children of the day, Panginoon, not of darkness. So, yun lang po, Lord. Next week, matapos namin ito, Lord. At encourage kami. At matuto ang patuloy, Panginoon, sa marami pang aking pag-aaralan. Of course, ganun din po application nito, Lord. Tulong yung bawat isa. Paano namin ito i-apply sa aming buhay. Magtiwala sa inyo. Kung kayo po ay handang magligtas sa aming kaluluwa at events sa times na troublesome, Panginoon. Ganun din po, Lord, sa mga panahon ngayon. Ano ba naman yung mga problema na in-encounter namin ngayon? Magtiwala lang kami at kasama niyo kami, Panginoon. Kasama namin kayo na dadaanan, Panginoon, ng ating mga problema. Ganun din po yung tagumpay, mga pagsubok. Kailangan po, Lord, kayo mag-ingat sa bawat isa. Kaya manunatin, in Jesus' name we pray. Amen. Amen.